Hello everyone, ang ating lutuin ngayon ay puset at saka cuttlefish sa fresh tomatoes. Medyo maanghang siya. Ayan siya. So, samahan nyo na ako magluto. Tara na! Ang asangkap natin, yan, puset at saka cuttlefish. Konting cube. Garlic. Onion. Fresh tomatoes, ripe. Red pepper at saka konting maanghang. Lagyan na natin ang counting tomato paste. Isa muna natin ang ating cuttlefish at saka ang ating puset. Matumal na yun. Ito lang nahuli niya. At least may nahuli, no? Ayan. Tanggalin natin yung loob-loob. Yung iba kinakain din yung loob. Kaya lang gusto namin maliit sa maliit. Okay. Tipid naman sa tubig. Ayan, tanggalin natin ang loob. Meron yung anong parang tinta. Masinasabi nila. Nakitim ang aking kamay. Ito, meron siyang tinta din. Ha? At saka, ayan, itlog. So, pimil yata ito. No? Bakit paste. Lahat itlog. Buntis siya. Ayan. Tignan ang mata. Tanggalin natin itong sa gitna. Ayan. Ito naman, tatanggalin natin. Let's say, let's cut nga with the knife. Na magtanggal ito. Ito siya, oo. Oh. Malaki siya, di ba? Hindi yan kinakain, ano? Buto-buto. Ay, ang itim na lang kamay ko. Ayan. Ito, oo. Oh. Itim na aking kamay. Tapon natin. Yan, may tinta. Yan, octopus, cuttlefish, kaka squid. Kasi pagka pang ano nila yan, depensa, no? Self-defense nila. Pag sila ay ina-atake or let's say hinuhuli para hindi makita ng kalaban or nahuhuli ay naglalagay siya ng kanyang tinta. Pag binili nga naman ang tubig, ano? Talaga, nature has their own means of protecting themselves. Ayan. Naman ang pusit. Tanggalin din niya lang sa gitna na yan. Tanggalin na natin siya. Ito pa. Matumal na yun ang mga ano. Hindi kagaya dati. Dami-dami. Dami na kasi nang huhuli ngayon. Siyempre, pag marami na huhuli, siyempre, marami. Ano na yan? Parang iiwas na siya sa lugar na yun, ano? Para kaya kumukunti na sila. Kasi iiwas na yun doon, hindi na siya babalik-balik pa. Ayan. Ayan, tanggalin natin ang itim na tinta. Yung iba magluto niyan ay kasali ang tinta, ano? Depende. Lalagyan natin siya kasi ng fresh tomato. Conserve water. Mahal kasi ang tubig. Lalo na kung nasa desert ka, ha? Mahal ang tubig doon. Ang tubig doon ay parang ginto. Ayan. Mas mainip ang uminom ka ng Coca-Cola doon kaysa sa tubig. Tanggalin pa natin to. Yan ang paglilinis ng puset at ng cuttlefish, no? Ating siyang balawang maigi. Ayan pa, may tinitin pa siya. Balawang maigi at ating siyang gagayatin na. Saan na tayo maggayat?
ating main ingredient. Huwain naman natin ang ating sibuyas. Itong video na to ay bago. Naisip ko kasi na ibig ko siya. Dikin naman natin ang ating bawang. Now, ready ng ating ingredients, no? Kaya punta na tayo sa ating kitchen. Sa ating kala. Painitin muna natin ang ating kawali. Tapos talagyan natin siya ng olive oil. Mainit ang ating kawali. Kaya lagyan natin siya ng olive oil. Mainit na ang ating oil. Lagay na natin ang ating olive oil. Siya at balikan natin siya mamaya. Atin ang bisitahin ang ating main ingredient. Set aside dito, space. At igisa na natin ang ating bawang at sibuyas. Pwedeng laksa ng apoy. In the meantime, nagsasaing na rin ako. We don't usually eat rice here. Pero pag ganito ang pagkain, gagawin ko ng fried rice. Sige lang. Gisa-gisa. Masamay na lang siya. Make room in the corner. Maglalagyan lang tayo ng tomato paste. Hindi ako dyan. Meron ng fresh tomato, meron pang corn. Dagdag kulay kasi yan. Lagyan natin. Lagyan. Ngayon, intrinsin natin ilagay ang ating fresh blended na tomato. Haluin maigi. Yan siyang kumulo, mag-simmer siya. Okay, lower the fire para mag-simmer siya hanggang sa lumambot ang ating puset. Okay, we'll get back to it at pan muna natin siya. At imbisin tayo ng ating niluluto. Yan. Pwede na natin ilagay ang ating final touch. Tsaka kaunting anghang. Ayan. And umiang konti, ready na siya to be served. So, let's serve it. Musok-musok pa siya. Ayan. Tignan natin kung ano ang kanyang lasa. Let's see. Siyempre, luto ko, no? Sabihin ko, masarap siya. Ayan. Ating konting rice. Init pa, musok.
Siyempre, masarap. So, si Jane Jarvis po ito. Maraming salamat sa panonood niyo sa aking mga video. Hanggang sa muli. Bye-bye!